Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Nata 491 malayo ka sa kanyang liga. Ang paliwanag ni Cyrus kung bakit siya pinakawalan kaya madaling maamoy ang mga isda kay Cassandra. Nahihirapan siyang paniwalaan na ang mga bagay ay kasing simple ng kanyang inaangkin. Kabanata 491 malayo ka sa kanyang liga. Ang paliwanag ni Cyrus kung bakit siya pinakawalan kaya madaling maamoy ang mga bagay kay Cassandra. Nahihirapan siyang paniwalaan na ang mga bagay ay kasing simple ng kanyang inaangkin. Na ang tanging kadahilanan na si Dolan Himgo ay dahil nailigtas ni Cyrus ang nakaraan. Ginawa niya ang kanyang paraan sa pag-iisip ng pag-iisip sa pag-controlling ng Dolan at pag-akyat sa ilalim nito ay hindi siya natatakot sa lahat na ginawa niya sa gusali. Ang pagtitiwala na si Dolan ay gagawa ng anumang bagay dahil sa kanyang pagiging anak na babae. Si Cyrus ay nanatiling kalmado at hindi gumawa ng hakbang upang mapigilan siya. Pagkatapos ng lahat, nilinaw niya ito kay Dolan, at natitiyak niya na walang paraan na ibubunyag ni Dolan ang kanyang pagkakakilanlan kay Cassandra. Si Crystal, sa kabilang banda, ay mabilis na aksyon, na bumalot ng isang kamay sa paligid ng pulso ni Cassandra upang ihinto ang kanyang pagkilos sa salpok. Tinitigan niya si Cassandra na nakabukas ang kanyang mga mata. Wala ka ba sa iyong isipan, Cassandra? Sumigaw siya bago huminga ng malalim at nagpapatuloy, iyon ang Dolan War na pinag-uusapan ang tungkol sa pamangkin ng pinaka-influential gang bumalik ka doon. Hiniling mo lamang napatayin ang iyong sarili. Parin, that's natanungin siya. Naniniwala si Leonardo para sa isang segundo na alam ni Cyrus ang isang malaking pagbaril tulad ng sagot ni Thomas Cassandra, malinaw ang pagkiling sa H hindi paniniwala. Maging makatuwiran. Kung hindi alam ni Cyrus kung bakit siya papayag ni Dolan. Si Crystal ay humina ng isang mahaba, nagbitiw na buntong hininga. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, kung naniniwala ka man o hindi, ligtas at maayos ang Cyrus. Hindi ba iyon ang inaasahan natin? Ano ang point ng pagpunta kay Dolan? Walang nasaktan, nagkaroon kami ng pinakamahusay na posibleng kinalabasan. Sinusubukan mo bang baguhin iyon? Si Cassandra ay nagulat sa sinabi. Inisip niya na ito ay may kahulugan. Lahat ay naging para sa pinakamahusay at hindi niya nais na mapanganib iyon. Sa katunayan, labis siyang sabik na makarating sa ilalim ng bagay na ito lamang sa kanyang hinala na ang mga bagay ay naging isang tao. Nag-alinlangan siya sa isang katulad niya ay pamilyar sa isang taong may mata. As na profile tulad ni Thomas. Ipinagpalagay niya ang nag-iisang kadahilanan na pinayagan siya ni Dolan na hindi siya ginugol ni Cyrus sa buong oras na siya ay nasa tanggapan ni Dolan na humingi ng awa sa kanyang tuhod. Ang Cyrus na iyon ay ang tumayo ikaw at pinigil ang mga ito mula sa pinsala kapag si Eric at ang kanyang mga tauhan ay natakot sa kanilang mga wits. Kahit na ipinagmamalaki lamang ni Cyrus at talagang hindi siya nakilala kay Thomas tulad ng sinabi niya, pinoprotektahan niya sila at tinulungan sila sa oras ng pangangailangan. Sa pag-iisip nito, hinabol ni Cassandra ang kanyang mga labi at nakipagbuno sa kanyang pagnanais na pumunta sa pagharap kay Dolan at malaman kung ano ang nangyari. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Cyrus ay umiikot ng mga talento, hindi na kailangan para sa kanya na ilantad ang kanyang mga kasinungalingan. Huminga ng malalim si Cassandra at pagkatapos ng pag-aalangan, lumingon sa kanya, tuwid na mukha. Cyrus, mangyaring huwag ipagsapalaran ang iyong buhay sa paggawa ng ganoong uri ng bagay. Talagang nag-alala ka sa amin, alam mo. Sa ito, walang sinabi si Cyrus, na nagbibigay lamang sa kanya ng isang manipis na ngiti. Sa katunayan, alam niya kung ano ang dapat dumaan sa isip ni Cassandra.
Ngunit hindi niya ginawa ipakita ang anumang pahiwatig ng kalungkutan sa kanyang mukha, hindi abala na makipagtalo sa isang batang babae tungkol sa isang isyu na ito. Ang katahimikan ay nasira ni Crystal habang nagsalita siya sa isang malambot na tinig, well, nakakakuha na ng huli. Oras para sa amin na umuwi o ang aking ina ay mag-aalala at magsimulang tumawag sa akin muli. Okay. Ipaalam sa akin sa bahay. Sabi ni Cyrus, nagkakasundo si Bidi. Nag-flag siya ng isang nadumaan at sumakay sa kotse, sina Cassandra at Crystal sa paghatak. Ang Heroic Nightclub ay malapit sa bahay ni Crystal, kaya tinanong ng dalawa ang driver na mag-alis muna. Ang palasyo ng Solbury, tanging ang mayayaman lamang ang makakaya ng isang villa sa kapitbahayan kung saan matatagpuan ang kanyang tahanan. Matapos makalabas si Crystal sa taxi, tinanong ni Cyrus ang driver na dumiretso sa bahay ni Cassandra. Walang ideya si Tina ang pamilya ni Crystal ay mayaman, ginawa mo. Sinabi ni Cyrus, na lumingon kay Cassandra upang lubos na maipahayag ang kanyang sorpresa. Binigyan siya ng isang maruming hitsura sa pagliko habang kinutsa at tinanong ni Cassandra, na nabunutin na tumutulo mula sa kanyang tinig, bakit ka nakakaintriga? Mayroon ka bang crush sa kanya? Hindi. Itinanggi ni Cyrus, na mabilis na umiling. Hindi. Talaga. Hindi mapigilan ni Cassandra ngunit masiraan ng loob ang sagot. Sa isang patag na tono, idinagdag niya, kung wala kang isang bagay para sa kanya, bakit mo pinapahalagahan ang tungkol sa kanyang pamilya, kung gayon? Ako. Si Cyrus ay naiwan ng walang pagsasalita. Sa isang iglap, hindi siya sigurado kung paano niya dapat sagutin ang kanyang tanong. Isang awkward na katahimikan ang kumalat sa pagitan nila, na pinalaki ang tensyon sa kotse. Sa totoo lang, mayroon siyang lamang ang sinusubukan na basagin ang yelo, na gumagawa ng pag-uusap dahil hindi siya komportable sa nakakapangilabot na katahimikan. Hindi niya inaasahan na akalain ni Cassandra na mayroon siyang crush kay Crystal at sinusubukan niyang maghukay para sa impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Makinig. Kung talagang nakakaramdam ka ng isang bagay para kay Crystal, pagkatapos ay mapupuksa ito. Sinabi ni Cassandra, ang kanyang nagyayelo na tono na tumutugma sa kanyang malamig na ekspresyon. Bakit? Tanong niya, curious. Well, una sa lahat, lalabas siya sa iyong liga. Sagot ni Cassandra, damaykit ang kanyang ilong sa hangin, ayaw ipakita si Cyrus na isang maliit na respeto. Ibig mong sabihin hindi ako sapat para kay Crystal. Sa ito. Hindi niya maiwasang mag-chuckle sa sorpresa bago bumagsak sa isang fit ng pagtawa at nanginginig ang kanyang ulo, hindi alam ang sasabihin. Well, mayroon ka bang problema dito? Kinutsa ni Cassandra bago magpatuloy, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Kahit na si Crystal ay pinalaki ng isang solong ina, ang kanyang ina ay namamahala sa isang napakalaking kumpanya. Hindi man nagsisimulang ilarawan si Rich. Si Cyrus ay kinagulat ng sorpresa, ang pagkabigla ay maliwanag sa kanyang mga salita habang tinanong niya, si Crystal ay nagmula sa isang pamilya na nag-iisang magulang. Oo, ginagawa niya. Matagal ko nang nakilala si Crystal, ngunit hindi ko pa nakita ang kanyang ama. Ito lamang ang kanyang ina na madalas na nagpapakita upang kunin siya, ipinaliwanag niya, bland ng boses. Nakikita ko. Binigyan siya ni Cyrus ng isang bahagyang tumango at hindi na nagtanong pa. Bilang isang bagay, si Crystal ay napakamalungkot. Sa high school, nagkaroon siya ng isang kalabisan ng gwapo, mayayaman na binata lahat ngunit inihagis ang kanilang sarili sa kanyang paanan ngunit hindi nila ito pinapansin. Tinanong ko siya tungkol dito, at hulaan kung ano ang sinabi niya sa akin. Tanong ni Cassandra, isang mahiwagang ngiti sa kanyang mga labi. Wala akong ideya. Umiling-iling si Cyrus noong tugon. Sinabi niya na wala sa mga binata na iyon ang nararapat sa kanya. Sagot ni Cassandra. Tulad ng malamig tulad ng dati, kung ang mga nakikilalang mga kabataang lalaki ay hindi maaaring makuha ang kanyang puso, gaano kababa ang iyong mga pagkakataon? Mas mabuti kang sumuko, Cyrus.
Huwag sayangin ang iyong oras sa kanya, magtatapos ka lamang sa isang nasirang puso. Kabanata 492. Ang maling pag-interpret sa sitwasyon at paniniwala na si Cyrus ay nagkaroon ng crush kay Crystal. Inihayag ni Cassandra ang lahat ng mga detalye ng buhay ng kanyang kaibigan na si Ersinel, na pinalabas ng pagnanais na sumuko si Callum sa paghabol kay Crystal. Sa kanyang pagtataka, gayunpaman, ang ekspresyon ni Cyrus ay hindi nagbago pagkatapos niyang makinig sa kanya, at tila hindi niya napigilan ang kanyang mga puna. Sa kanyang kawalan ng timbang, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at sumabog sa galit, na hinimok ni Ayr, sinulyapan niya siya at sinulyapan, "Hoy! Narinig mo ba ang sinabi ko? Hindi pa rin maapektuhan." Lumingon siya sa kanya, na nagpapalabas ng isang hindi mapigil ang hitsura at sinasabi ng hindi nag-aalinlangan, "Natatakot ako na hindi mo naintindihan." "Hindi maintindihan? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang maaari kong hindi maintindihan?" Tanong ni Cassandra kay Efter ng isang sandali ng baffled na katahimikan. "Wala akong crush kay Crystal. Kaibigan lang siya sa akin. At hindi rin ako interesado sa iyo." Mangyaring itigil ang pagbagsak, aniya, na kumuha ng pagkakataon na limasin ang mga bagay sa pagitan nila. Nakakainis kung patuloy niyang hindi pagkakaunawaan ang kanyang mga hangarin, iniisip na nais niyang habulin siya. Si Cassandra ay nakuha. "Wala ka talagang crush kay Crystal?" tanong niya, nakakulot ang kanyang mga labi. "Hindi, I didn't, mabuti. Hindi ba babasa alam mo ang iyong halaga sa sarili?" Sinisi ni Cassandra, ang bawat salita na tumutulo na may pang-aalipusta. "Ito ba ang iniisip mo?" Nagulat si Cyrus sa kanyang katawa-tawa na pahayag, at idinagdag niya, "Ngunit upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ito ay Crystal Conway na hindi karapat-dapat sa akin. Hindi sa iba pang paraan sa paligid." Nakakatawa. "Seryoso ka bang naniniwala na ang Crystal ay hindi sapat para sa'yo?" Kidang. Itigil ang pag-flatter ng iyong sarili, Cyrus de la Cruz. "Sino sa palagay mo ikaw? Ang anak ng isang mayaman na pamilya. Isang superstar." Sumagot si Cassandra, lumiligid sa kanya, nagagalit na kumakanta sa kanyang dugo. "Hindi sa palagay ko makukuha mo ang larawan ngayon. Ngunit isang araw sa malapit na hinaharap, malalaman mo kung bakit sinabi ko ang sinabi ko." Sa mga salitang iyon, tapos na si Cyrus na nagpapaliwanag sa kanyang sarili. Tulad ng muling pagtalo ni Cassandra sa kanya, huminto ang taxi. Natagpuan niya na nakarating sila sa gate ng saradong pamayanan kung saan ang kanyang tahanan. Si Cyrus ay sumilip, lumingon sa kanya at sinabi, "Oras na mag-isa." Si Cassandra snap. Ngunit tumigil sa pagtatalo. Pag-aayos sa pagbibigay sa kanya ng isang nakakatakot na sulyap at itulak ang bukas ng pinto upang makalabas ng sasakyan, sa ilalim ng mapagbantay na mata ni Cyrus. Pinasok niya ang kapitbahayan bago mawala mula sa paningin. Ang driver ng taxi ay tumalikod sa Cyrus sa pamamagitan ng rearview mirror at nagtanong kung saan sa susunod. "Ang Royal Residence, mangyaring," sagot ni Cyrus, na lumingon sa driver, na sinasabing bumababa sa kanya ng isang bomba. Ang driver ay nakipag-usap sa kanya, na nagtataka kung mayroon siyang pagkakamali. "Sino sa Solbury City ang hindi nakakaalam ng Royal Residence?" Ang driver ng taxi ay higit pa sa pamilyar dito at ang uri ng mga tao na kayang tumira sa naturang lugar. Habang tumahimik siya habang nagmamaneho, binibigyang pansin niya ang pag-uusap sa pagitan ng kanyang dalawang pasahero. Sa una, ang kanyang opinyon ay ang batang lalaki ay mukhang masyadong payak para sa isang batang babae tulad ng isang kasama niya naglalakbay si Chap. Ngayon, alam na ang batang Mar ay nakatira sa Royal Residence, ang kanyang opinyon ay ganap na nagbago. Pagkatapos ng lahat, ang katotohanan na si Cyrus ay maaaring magvilya sa kapitbahayan na iyon ay nangangahulugang siya ay sapat na magkaroon ng gears na may ilang katayuan sa lipunan. Tiyak na ipinaliwanag nito ang mapagmataas na tugon ng binata sa mga katanungan ng batang babae kanina.
nanatiling tahimik si Cyrus sa natitirang drive. Di nagtagal, nakarating sila sa pasukan ng Royal Residence. Matapos mabayaran ang pamasahe, lumabas siya ng taxi at pumasok sa kapitbahayan. Pumasok siya sa kanyang villa na nag-iisa, ang mga mata ay nagwawali sa paligid ng bahay habang papunta siya sa loob. Kahit papaano, ang mga dekorasyon at kasangkapan ay tila kakaiba sa kanya. Sa katunayan, ang buong lugar ay hindi pamilyar at dayuhan, na parang hindi ito sa kanya. Habang naglalakad siya, ang nagyayelo na kalungkutan ay bumagsak sa kanya sa mga alon. Bigla-bigla. Isang mabigat na buntong hininga ang lumabas mula sa kanya ay huminga siya ng malalim bago lumipat sa banyo. At pagkatapos ng isang mainit na shower, gumawa siya ng isang beeline patungo sa kanyang kama. Ang pakikipag-ugnay kay Cassandra at ang kanyang mga nakakalason na kaibigan para sa isang buong gabi ay nagpatuyo sa kanya ng lahat ng enerhiya, na iwan siyang pagod. Nakatulog siya ng isang sun habang ang kanyang ulo ay tumama sa unan. Nagising siya ng alas 7 ng umaga. Pagkatapos ng pagtulog ng isang magandang gabi kinuha niya ang kanyang telepono. Lamang upang makahanap ng maraming mga hindi nasagot na tawag mula sa parehong Lucas at Felix, na nag-uudyok ng isang sandali ng pagkalito bago ang dahilan ay malinaw na malinaw sa kanya. Bigla, naalala niya na ang bagong Sernester ay nagsimula ng opisyal ngayon, at sinabi niya, "Holy S.T. Nakalimutan ko. Ito ang unang araw ng ang bagong semestre ngayon." Nagmamadali siyang pumasok sa banyo upang maghanda bago magmadali sa labas ng villa. Kinuha siya ng higit sa kalahating oras upang makarating sa Solbury College, at sa oras na siya ay nagtulak sa kanyang silid-aralan, ang silid ay nakaimpake na. Si Vera, gayunpaman, ay wala nang makikita, at pagkatapos kumpirmahin na siya ay dumating pa, pinakawalan ni Cyrus ang isang buntong hininga. Hindi niya akalain na makayanan niya ang mga kahihinatnan kung nasaksihan niya ang kanyang huli na pagdating. Ang huling bagay na nais niyang gawin ay upang saktan siya. Habang panteng, lumakad siya patungo sa isang walang laman na upuan. Napansin niya ang mga kakatuwang hitsura na ibinibigay sa kanya ng mga kaklase. Maliwanag, ang kanilang mga saloobin sa kanya ay nagbago ng malaki. Sinulyapan niya ang upuan ni Carol, para lamang makita itong walang laman. Gayunpaman, sina Eva at Mabel ay nakaupo na sa kanilang mga upuan. Napanood niya bilang Mabel na inilubog ang kanyang ulo. Na nakikita ng isang bagay na dapat pa ring subukan ni Carol na itaas ang 7 milyong dolyar upang mabayaran ang kanyang utang, ipinapalagay niya. Ang pagpasok sa mga klase ay ang huling bagay sa kanyang isipan ngayon. Habang siya ay nawala sa pag-iisip, si Lucas ay lumakad sa kanya, na nag-drop ng isang braso sa kanyang mga balikat na may ngiti. "Cyrus, brat ka. Gaano ka katapang na dumating ka sa unang araw? Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ni MS? Mas, ganap kong nakalimutan na ngayon ay ang unang araw ng bagong semestre," chuckled ni Cyrus, kasunod ni Lucas sa kanyang upuan. Matapos silang lahat ay nakaupo, agad na tumalon sina Felix at Lucas sa pag-uusap, na detalyado ang lahat ng kanilang nagawa sa kanilang bakasyon sa tag-init at ang mga lugar na kanilang nilakbay. Nanatiling tahimik si Cyrus, masaya na makinig lang. "At Cyrus ka. Ano ang ginawa mo noong ang bakasyon sa tag-init?" tanong ni Felix, isang nasasabik na ekspresyon sa kanyang mukha. "Ano pa? Marahil ay kailangan niyang magtrabaho muli ng isang part-time na trabaho." Si Cyrus ay palaging nagtatrabaho ng part-time sa panahon ng pista opisyal. "Dapat nagtrabaho na ang kanyang asno," sagot ni Lucas sa kanyang ngalan, ngumisi mula sa tainga hanggang tainga. "Pagsunod-sunod. Nagsusumikap ako sa tag-araw upang kumita ng maraming pera upang mabayaran ang mga bayarin sa tuition. Let me treat you guys to after school today," iminumungkahi ni Cyrus, Bimang at Hem. Hindi siya nasa kalagayan na mag-explain sa sarili kaya ang mga maliit na puting kasinungalingan na ito ay magkakaroon ng isang flush ng kaguluhan na bumaha kay Lucas sa paanyaya. "Mahusay.
Narinig ko ang muling pagbukas ng restaurant sa tabi ng aming kolehiyo, Cyrus, Shaw, sinubukan namin ang pagkain doon mamaya. Oo naman. Sagot ni Cyrus nang may pag-aalangan, at tumanggo rin si Felix. Nalaglag sa katahimikan segundo bago buksan ang pinto. Nasiyahan din ang mga mambabasa sa sana ang aking nakatutokso na katawan. Lucas or Liam? Felix or Ryan? Kabanata 473, mangyaring tulungan siya. Naglakad si Sheila sa silid, ang kanyang mataas na takong na nagmamarka ng kanyang pagdating. Natigilan ang lahat ng mga batang lalaki sa sandaling pumasok siya sa silid aralan, nakanganga sa kanya habang naglalakad, ang kanilang paghinga at rate ng puso ay bumilis sa paningin. Mukha siyang hindi kapanipaniwala sa araw na iyon. Ang itim na kamiseta na suot niya ay niyakap siya ng mahigpit. Pinasigla ang kanyang mapagbigay na dibdib at payat na baywang. At ang paraan ng kanyang mga hips ay lumipat habang naglalakad lamang siya ay nagsilbi upang higit pang ay highlight ang kanyang figure, na gumagawa ng isang lubos na nakakaakit na paningin. Ang kanyang miniskirt ay bahagya lamang na natakpan ang lahat ng kanyang maayos na ilalim ngunit walang pagtatangka upang masakop ang patas. Payat na mga binti na iniwan ang mga batang lalaki sa silid na nakakaramdam ng mainit-init sa pamamagitan ng pagpukaw. Na kung saan ay lalo pang napakalinis ng mapang-akit na aura na kanyang pinalabas. Isang perpektong silvers, isang cut-angie tanging mukha. Walang sino mang tila naging immune sa kanyang kagandahan, ang nang paningin ng kanyang kaakit-akit na sapat upang kunin ang mga hininga ng mga lalaki habang pinapasa niya sila. Kahit na mas matanda, mas may karanasan ng mga lalaki na nahihirapang pigilan siya, na hindi mahulog ang ulo sa pag-ibig sa kanya, hayaan ang isang batang lalaki sa kolehiyo tulad ni Cyrus. Oh my God! Si Ms. Sheila ay naging mas maganda, bulong ni Lucas na may isang pangarap na buntong hininga, titig na nakadikit kay Vera habang nakatayo siya sa platform sa harap ng klase. Ang magaganda ay hindi ganap na may larawan ang kanyang kagandahan. Nakahinga siya. Dapat itong maging kamanghamanghang magkaroon ng kasintahan na tulad niya, sabi ni Ryan or Felix. Pinupunasan ng drool sa kanyang mukha na hinabol ni Cyrus ang kanyang mga labi sa dalawang batang lalaki, hindi sigurado sa sasabihin. Bigla, may isang bagay na gumawa sa kanya ng jolt, at siya ay nanginginig, isang chill ang tumakbo pababa sa kanyang gulugod na bumubuo ng mga bukol sa kanyang balat. Malugod na makita kayong bumalik sa unang araw ng semestre na ito. Inaasahan kong nagkaroon ka ng isang magandang bakasyon sa tag-init. Ayon sa tradisyon ng aming kolehiyo, hindi kami magkakaroon ng anumang mga klase ngayon, ngunit kukunin ko pa rin ang iyong pagdalo. Huwag nating sayangin ang anumang oras. Pagkatapos ng pagsuri sa iyong pagdalo, tatanggalin ka, inihayag ni Vera sa isang husky voice after she cleans. Ang mga mag-aaral ay nagpalakpakan, nasa sabik sa napagtanto na sila ay magpapalaya ng mas maaga kaysa sa huli. Hinaila ni Sheila ang rehistro ng mag-aaral at sinimulang tawagan silang isa-isa. Cyrus de la Cruz, nakakagulat na si Cyrus ang unang tinawag. Si Cyrus ay nahuli sa bantay, kinuha ito ng ilang sandali bago siya bumangon mula sa kanyang upuan ng mabilis hanggat maaari. Oo, Ms. Sheila, ang mga mata ni Vera ay nakapin sa kanya, hindi nakakagalit sa mukha, bago ang isang alon ng kanyang kamay ay pinayagan siyang umupo. Tinitigan siya ni Cyrus sa pagkalito. Nagkaroon ng mali sa kanyang titig, hindi niya masabi kung ano, eksakto, ngunit hindi rin niya maiiwasan ang pakiramdam na may isang bagay na tila nakakagambala sa kanya. Nag-isip siya kung siya ay naging sobrang-sobrang pag-iipon ni Sheila na nagpatuloy sa pagtawag ng role. At sa lalong madaling panahon, tinawag ang pangalan ni Faye na iyon, tumayo si Mabel, walang takot, at sa isang mababang tinig, ipinaliwanag, paumanhin, Ms. Sheila, ngunit si Faye ay may sakit, kaya't wala siya ngayon, Vera Castro a searching glance, face impressionless woman. Sheila, tugon ni Mabel at naupo sa likod,
titig na bumabalik sa kanyang sariling lap 10 minuto mamaya, natapos na ang roll call. Ipinapahayag ni Aether na sila ay tinanggal, si Sheila ay sumirit sa labas ng silid, ang kanyang mataas na takong ay nag-click habang naglalakad siya. At agad-agad pagkatapos ng siya ay wala na. Ang silid ay sumabog sa ingay, ang lahat ng mga mag-aaral ay nakaimpake ang kanilang mga gamit at unti-unting lumabas sa silid aralan bago magkalat sa buong campus. Si Cyrus, Liam or Lucas, at Ryan or ay handa na ring magtungo at pumunta sa bagong restaurant na binanggit ni Lucas nang mas maaga nang ang paningin ni Mabel na naglalakad hanggang sa Cyrus ay pinigilan sila. Excuse me, Cyrus. Maaari ba tayong makipag-usap ng pribado, mangyaring? Tanong niya na may isang pangunahing na hitsura. Nagkaroon ng isang flutter sa kanyang tiyan, bigla, nagbabantay na gawin itong lalamunan. Sinulyapan siya ni Cyrus ng ilang sandali bago sumagot, walang problema. Pag-usapan natin sa labas. At lumakad siya, iniwan si Mabel upang maglakad sa likuran niya. Sa paningin nito, nagpalitan ng mga sulyap sina Lucas at Felix. Ni walang anumang mga clue kung ano ang nangyayari, at hindi rin nila sigurado kung ano ang gagawin tungkol sa. Sa katunayan, si Mabel ay napunta hanggang sa subukan at ipahiya sa kanya ang bawat pagkakataon na nakuha niya, at patuloy na pinaglaruan at binubuli siya. Ngayon, gayunpaman, napansin ng dalawang binata na tila siya ay may ganap na ituro kapag nahaharap sa Cyrus. Sa akin ang kanyang mukha ay tulad ng anumang bagay na nag-iisa sa isang pag-abala ng Cyrus ng ilang mga linggo. Bumagsak sa labas ng kolehiyo. Sinasabi sa akin ng aking intuition ang lahat ng ito ay dapat magkaroon ng isang bagay sa Cyrus, na sumagot sa isang mababang tinig gamit ang kanyang mga daliri sa kanyang baba, malalim na naisip. Ano ang gagawin ng mga bagay na iyon sa Cyrus? Ano ang magagawa niya? Talaga bang naniniwala siyang may sapat na impluensya upang pilitin si Ethan na huminto sa kolehiyo? Tumigil sa pagbibiro, pinabulaanan ni Ryan, pinapagalitan ang kanyang mga labi sa kawalan ng paniniwala na, I have no clue, dude. Ngunit pinagkakatiwalaan ko ang aking intuition, sagot ni Liam or Lucas, kalmado ang tono at kahit na. Tumingin si Ryan sa kanya ngunit hindi na napigilan na sabihin pa, mayroon din siyang pakiramdam na ang isang bagay ay hindi masyadong tama tungkol sa Cyrus. Sinundan ni Mabel si Cyrus sa isang tahimik na sulok sa labas ng kanilang silid-aralan, na wala sa paningin mula sa natitirang bahagi ng campus. Napatigil si Cyrus, lumingon sa kanya na may isang hindi kaakit-akit na mukha at tinanong, ano ang gusto mo? Nag-atubili siya sandali. Hiniling ka ba ni Faye na ipahiram ang kanyang pera, Cyrus? Tanong niya, ang kanyang tinig ay mababa, halos nasuko. Oo, ginawa niya, ngunit binalik ko siya, sagot ng isang tao. Ngunit mawala ang kanyang pagkagalitin, tumataas ang kanyang tinig upang sumigaw kay Cyrus sa isang galit na galit, bakit mo ginawa iyon? Hindi ba siya sapat na kaibig-ibig ngayon? Ano pa ang gusto mo? Mayroon ka bang puso na makita ang kanyang pagtatapos ng kanyang buhay dahil sa utang? Alam mo bang isinasaalang-alang niya ang pagpapakamatay ngayon? Cyrus, hindi ako makapaniwala na ikaw ay tulad ng isang walang puso na bastard. Hindi pinansin ni Cyrus ang kanyang paglabas, na sumasagot ng hindi naapektuhan ang katahimikan, tulad ng sinabi ko, dapat kang manatili sa bagay na ito. Alam ko kung paano haharapin ito. Hindi siya nasa kalagayan na nagtatakang o mag-alok ng anumang mga paliwanag sa kanya sa sandaling ito. Manatili ka rito. Bulalas niya, nahuli sa kanyang sagot. Kung ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin, hindi ako magkakaroon ng pakikialam. Gayunpaman, pinagbantaan mo ako kaya dadalhin ko si Faye sa kasino. Hindi siya magiging mangyaring tulungan si Hurt na may utang na pera kung hindi mo nagawa iyon. At hindi siya magtatapos sa tulad ng isang paumanhin na estado, alinman. Ngayon na ang mga bagay ay nakarating hanggang sa puntong ito, paano ako magkakaroon ng puso na manatili dito? Cyrus de la Cruz, hindi ako isang marumi na scumbag tulad ng basura, siya snarled,
matabag yun na may galit at ang kanyang mga labi mahigpit na galit. Cyrus ay walang ginawa, tinititigan lamang siya sa katahimikan, ito ay lahat dahil sa iyo, Cyrus. Sinira mo, Faye, ang iyong kasabwat. Hindi ako maaaring umupo sa pamamagitan ng tamad at panoorin ang Faye na sirain ang kanyang sarili nang hindi sinusubukang pigilan ito. Kailangan kong maghanap ng paraan upang matulungan siya. Sino ang masisisi kung pinatay niya ang sarili? Nagmamakaawa ako sa iyo. Mangyaring tulungan siya, Cyrus. Ang kanyang utang ay walang iba kundi ang pagbabago ng champ para sa iyo, hindi ba? Mangyari. Ang tinig ni Mabel ay nanginginig sa kalungkutan habang siya ay sumigaw, ang kanyang mga kahilingan ay nag-echo ang sa paligid nila, sabihin ito ng isang beses. Ang tono ni Cyrus ay bakal, malamig at anyeldang. Manatili sa bagay na ito, matter. Gamit iyon, tumalikod siya at naglakad palayo.